Hello, good morning. So, ito nga, pasensya na sa mukha ko, kagigising lang. Maglalaba po tayo ngayon. At para sa mga momshies dyan na naghahanap na kung ano ba yung magandang ideal na washing machine na gagamitin, well, may na-discover po ako at ipapakita ko sa inyo kung paano siya gamitin at paano siya naging convenient para sa akin. Ang lalabahan ko ngayon ay ang damit ng baby ko. So, ang ginagawa ko kasi pag damit ng baby or yung mga whites or yung mga pang trabaho na damit, binababad ko muna siya sa gabi para sa umaga i-washing ko na siya para mas kampante ako sa linis ng damit. Pero kapag naman yung mga daily clothes lang natin, pwede na natin siya i-direct sa washing machine. So, ito yung automatic washing machine na masasuggest ko kasi na-experience ko at almost 2 years na namin siyang ginagamit at feeling ko okay naman yung performance niya hanggang ngayon. So, let's watch out! Hi! So, ito na nga yung mga binabad ng damit ng baby. Ito na yung binabad ko. Babalawan ko lang siya ng isa tapos isasalang ko na dun sa washing machine na sinasabi ko sa inyo. Talaga maglaba nga yung ECQ. Paulit-ulit lang yung mga ginagawa. Laba-laba! So, ito na nga, mamshies. Magbabalaw na ako. Magbabalawan ko na. At, kukwento ko lang din sa inyo kung... A few moments later. Hello! Oh, so, ito na nga mga mamshies yung sinasabi ko sa inyo. Washing machine. It's a front load automatic washing machine. Ang tatak niya, Midea. 6 kilogram washer spinner siya. So, itong nabili namin, 17,000 lang sa mga mamang. Front load na, mas tipid sa tubig, mas tipid sa kuryente, okay na okay yung performance. So, yun nga. Di ba yun sa iba, yung automatic washing machine nila, sabi nila, kailangan daw, naka-connect na siya sa gripo, tapos kailangan, hindi na siya aalisin, permanent na siya doon. So, itong Midea washing machine na ito, hindi, kasi ito yung ginagawa namin for 2 years now. May hose, tapos kinokollect na namin siya, every time na gagamitin lang namin siya. Pero kapag hindi naman namin siya gagamitin, natong lamin yung hose, syempre, para magamit yung gripo sa ibang gagawin, di ba? Since pang baby yung lalaban ko ngayon, gumamit ako ng baby detergent. Hanggang ngayon, 1 year na anak ko, okay na okay ito sa cycles. Front load. So, usually, di ba, mga front load is sobrang mahal talaga. Umabot ang 27, 30,000, yung mga inverter. Tapos, front load siya. Yung top load, medyo mura lang siya. Mga 8,000, 9,000, may mabibili tayong ganyan. Si Midea, siya yung pinakamurang fully automated front load washing machine. Yan, na-load ko na yung mga damit. So, ako, pag pangapang baby, tsaka pag medyo marami yung niload kong damit, nilalagay ko siya sa 45-minute settings. Options niya, 15, 30, 45. Yan, may whites, may pang baby wear. May pang baby wear. Tapos kung gusto mo siya i-heat ng 90 degrees, ay 40 degrees, 60 degrees, cotton, yan. Para mas malinis yung damit, i-heat mo siya ganyan. Tapos meron din siyang rinse and spin, drain, yung pinaka-drum. Spin, yung dryer. Siya pag i-clean mo yung pinaka-drum. Yan, ayan yung mga option na. So, yan, na-load ko na po yung damit. So, ang pipiliin ko sa kanya is si 45 minutes. 45 minutes siya. Tapos ilalagay ko na yung sole dito sa tab. Ako naman, tansyahan lang since halos kabisado ko siya na siya for almost a year na. Ito nga palang cycle, sobrang tagal ko nagagamit, sobrang mabula niya kasi konti lang ilagay mo, sobrang mabula niya na. Tapos nakakalinis na talaga siya ng damit ng baby. So medyo sensitive pang ating mga baby kaya ayan muna yung ginagamit. Pero kapag mga a year na siya or 2 years old, pwede na natin. Katulad din ng mga regular powder soap na ginagamit natin. Usually, ginagawa ko 45. May kasama na talaga siyang banlaw, dalawang banlaw. Kaya lang kasi ako, gusto ko banlaw na banlaw yung damit ni baby. Yung kasi wala nang matitira na soap. So, ang ginagawa ko mga mamshies, 45 minutes,
nose pin ko muna siya, tsaka ko siya i-start. Yun. Nagpo-pour na yun tubig dun sa loob. Yan. Sara muna natin para pati yung mga soup sa ditong side makuha. Yan. Nagpupuno na siya ng tubig, pati ng soup. Ayun na yun. So, yan. Unti-unti na siya. Kami, mas prefer namin gamitin yung liquid soap than sa powder sa automatic washing machine kasi feeling ko mas madali siyang mahalo sa tubig, madali siyang matunaw, madali siyang bumula. Kaysa kapag powder, feeling ko marami pa residue na naiiwan dun sa pinahadram. Kaya mas prefer ko yung liquid soap. So, ayan na mga sis. So, ayan na po mga ma'am. May soap na siya sa loob. Nag-fill na din siya ng water. Yan, umikot na siya. Yan! So, mamaya babalikan natin siya. Pag after niya ng magbanlaw ng dalawang beses, babalikan natin siya pag nag-stop na siya para sa rinse and spin. Yung rinse and spin, una, isang rinse, i-spin niya. Tapos, yung pangalawang rinse, doon na tayo maglalagay ng fabric softener. Tapos, spin na siya. Ayun na yung final spin niya sa rinse and spin. So, babalikan natin siya mamaya. Hi! Balik na naman tayo dito. So, after 45 minutes, ayan na siya. Done! Ano malalaman pag done na? Ayan, nagbi-blink-blink na siya. Ibig sabihin, okay na siya. So, ito kasi, pag minsan napadami yung lagay natin ng sabon, meron pang natitira na konting sabon. So, ako ginagawa ko, nire-rinse and spin ko. Binalik ko siya dun sa off. Tapos, puntahan natin yung rinse and spin. Nakatapat na siya dun sa rinse and spin. Tapos, pwede na natin siya start. Pero, lalagay muna natin yung fabric softener. So, gamit ko yung smart steps. Fabric softener. So, yun na ito nga. Lalagyan na natin siya ng fabric. Lalagay natin siya dito sa middle of work. Pag nalagay na natin yung favcon, close ulit natin ito. Tapos, pwede na natin rinse and then start na natin ulit. So, hintayin na lang natin siya matapos. Tapos, kapag tapos na siya, it's all good na. Pero ako, ginagawa ko, since maaraw dito, iba pa rin kasi yung init ng araw sa damit, sinasampay ko pa rin siya. So, we're done na sa paglalaban natin. So, ganun nga yung nag-nervous natin, yung Midea washing machine namin na nabili namin almost 2 years ago. Ayun yung ginagamit namin until now and masasabi ko na okay na okay naman po yung okay yung paggamit namin. Quality wise, okay na okay. Energy, wala namang problema kasi hindi naman tumataas ng bongga yung kuryente namin. Feeling ko tama lang yung kuryente niya. Almost 2,800 yan lang naglalaro yung kuryente namin. So, okay na okay siya para sa mga bagong couples o para sa mga family na nag-iisip na kung ano yung automatic washing machine na magandang bili. For me, I suggest this one, Midea washing machine. And fully automatic front load na siya, hindi siya top load. Feeling ko mas maganda yung laba pag front load. Mas matipid sa kuryente, mas tipid sa tubig, and performance-wise, okay na okay siya. That's all for my vlog today. It's Laba Day today. Thank you for watching. Have a nice day and hope you like my video. So, please subscribe. Thank you.